ika-26 ng Hunyo, Biyernes sa 12th linggo ng karaniwang panahon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkababa ni Jesus mula sa bundok, maraming tao ang sumunod sa kanya. Lumapit sa kanya ang isang may ketong at paluhod na nagsabi, "Ginoo, kung gusto mo, mapapalinis mo ako." Iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinipo siya at sinabi, "Gusto ko, luminis ka." Nang oras ding iyo'y gumaling sa kanyang ketong ang lalaki at sinabi sa kanya ni Jesus, "Mag-ingat ka, huwag mo itong sasabihin kanino man, kundi pumunta ka sa pari para masuri kanya at ialay ang handog na iniutos ni Moises upang magkaroon sila ng patunay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, "Ginoo, kung gusto mo, mapalilinis mo ako." Basahin nating mabuti ang sinabi ng ketongin. Ang sabi niya, "Kung gusto mo." Hindi niya sinabing, "Gusto ko." Natural lamang na nais niyang gumaling, subalit ipinaubaya niya kay Jesus ang desisyon na mapagaling siya. Kalimitan, kapag may hinihingi tayo sa Diyos, hinihingi natin ito na parang, I want it now. At kapag hindi ito ibinigay ng Diyos sa paraang gusto natin, at kung kailan natin gustong matanggap, sinasabi nating hindi niya tayo pinakikinggan. Tularan natin ang ketongin na ipinaubaya kay Jesus ang kanyang paggaling. Ang Diyos ang siyang tanging nakakaalam ng kung ano ang nakabubuti sa atin at kung kailan ang tamang panahon para ibigay ito. Kailangang dumulog at sumampalataya lamang tayo sa Kanya. Pagsasagawa, sa ating pagdarasal ng Ama namin, hanggang saan ang iyong pananampalataya tuwing sinasambit mo ang mga katagang sundin ang loob mo?